Hello, isang magandang umaga po sa ating lahat. Medyo na-delay tayo dahil hindi pala po pwede sa live streaming ang mga seminar. Kaya ibibideo na lang natin. Anyway, magandang umaga sa ating lahat, coaches, athletes, aspiring athletes in track and field, aspiring coaches, para sa inyo ito. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa mga tips kung paano maging magaling na atleta at maging magaling na coach sa track and field. Alam nyo, hindi madali ang pagiging atleta at pagiging magaling na coach. Marami tayong dapat pagdaanan at dapat matutunan para tayo ay maging magaling na atleta at magaling na coaches. Successful at saka magaling is different. Pag sinabing successful athlete, ang kalahatan na yun. Yung buhay niya, hindi lamang magaling na atleta, pati yung kanyang trabaho, after na magiging atleta, yun yung ating susunod na topic. Pero ngayon, mag-focus na muna tayo sa mga tips on how to become good athletes and good coaches in the field of track and field. Alam nyo naman, na ang tanging pinaka-minimithi ng mga Pilipino ay maging player sa SEA Games o papasama sa Track and Field Association o yung Patapa Philippine Track and Field Association na lalaban sa SEA Games, sa Olympic Games o maging sa Asian Games. Ngayon, pag-usapan na natin para hindi tayo magtagal. Ito ay matagal ko nang gustong gawin dapat. Kasi habang pandemic, gusto ko lahat ng player, lahat ng coaches na gusto matuto ay mayroong ginagawa. Ito ay gagawin natin para marami tayong matulungan ng mga aspiring runners, aspiring throwers, aspiring sprinters, hurdlers, at saka aspiring coaches. Ano-ano ba yung mga dapat na taglayin o matutunan ng isang magaling na atleta at ng isang magaling na coach? Magsabay na natin to, ha, para isang trabaho lang, isang video lamang. Ngayon, pag-usapan natin, paano ba nasusukat ang pagiging magaling na coach at pagiging magaling na atleta? Ito ba ay dahil siya ay nakarating sa palarong pambansa? Enough na ba yun para masabing magaling na coach na siya o magaling na atleta? Hindi. Ang ating basihan ay makarating sa palarong bansa at manalo ng gintong medalya sa palarong pambansa. As a coach, syempre, yung maging champion coach ka sa palarong pambansa, yun yung pinaka-highest achievements dapat na ma-achieve ng isang magaling na coach sa dead-end level. We are talking with DepEd Palaro, ah. We are not talking in international competitions yet. We are just talking about the DepEd level or yung palarong pambansa, yung palaro sa DepEd. Let's start with number one, qualifications. O yung basihan ng pagiging magaling na atleta at magaling na coaches. Number one, syempre kailangan you must have knowledge. As an athlete, you must have the knowledge of your event. Ano ba yung event na gusto nyong pasukin? Kaya dapat alamin mo kung paano ka maging magaling sa event na yon. As a coach naman, as a whole, kailangan alamin mo yung track and field mismo. Sinabing track and field, napakaraming events ito ay binubuo ng track events. Siyempre, mayroon tayo yung tinatawag na sprinting events. Hurdles, middle distance and long distance events. At meron pa tayong field events naman na binubuo naman ng throwing and jumpings. Hindi natin muna isasama yung heptathlon, yung mga multi-events, at saka decathlon. Then, as number two, pangalawa, as a good coach or athlete, you must understand the components of physical fitness.
ano-ano ba yung components ng physical fitness. Yan, pag-usapan yan sa susunod na aking topics sa pag-uusapan. Kailangan, as a coach or as an athlete, alaman natin yung components ng physical fitness. Kasi doon natin malalaman kung paano natin i-train. O paano tayo mag-train as an athlete or as a coach. O tips na, bibigyan ko na kayo ng hints tungkol sa components sa physical fitness. Pinag-aaralan nyo ito eh. Hindi natin kailangan maging physical education teacher para tayo ay maging knowledgeable when it comes to physical fitness. Ano-ano ba yung mga components? Siyempre, kailangan meron tayong power. Number one yan. Number two, strength. Number three, kailangan may balance din tayo dyan. Then, pang-apat, meron tayong itong speed na tinatawag. Pang-lima, kailangan meron tayong agility. Then, pang-anim, siyempre kailangan meron tayong reaction time. Kahit na hindi sunod-sunod, okay lang yan. At siyempre, ang pinakamahalaga sa lahat ay yung tinatawag nating stamina. O yung endurance. Kailangan talaga, di ba sa physical fitness test, ginagawa natin yan sa simula ng school year. Para matest ang mga bata kung nasaan yung kanilang physical condition level. Pagdating ng June, ginagawa ito, o July. Then pagdating naman ng February, March, mayroon parang post-evaluation para matest sa mga bata kung may pagbabago sa kanilang physical attributes or yung physical fitness level nila. Yun po ang kailangan natin matutunan. As a good coach, we must understand that kahit na hindi kayo physical education teacher, you must study it for you to become what? Efficient and a good coach. Yun yung pangalawa natin. Napakarami, di ba? Ang pangatlo, kailangan natin, syempre, as an athlete, dedication. As a coach also, you must have a dedication. Pag-aralan mo, you need dedication to study everything, all aspects in athletics. Ganon din as an athlete. Kailangan, pag-aralan mo, kung paano ba balagdagan ng speed. Paano ba palagdagan ng endurance ko? Paano ba gagawin ko para lumakas yung tapong ko sa javelin? Lumakas yung tapong ko sa discus throw? O kaya lumakas yung talon ko at saka lumakas yung time ko sa takbo? Yun yung mga dapat nyong alamin. Kaya nga, sa mga coaches, sa amin, meron kaming kanya-kanyang strategies. Kanya-kanyang paraan kung paano ipapakita o ituturo sa mga bata little by little, step by steps, yung pagiging magaling at pagiging winning guest athletes. Marami na tayong na-develop sa palarong mamansa. Sila nga po si Giselle Lumapas ng Dasparinha City. Isa po ay nagwagi sa palarong mamansa ng apat na ginto noong nakaraang 2018. Ganon din po si Beruel Bernadero, 2017, 5 gold medals yata yun. Yun na may ginanap sa Palarong Mambansa at somewhere in Iloilo. Yun po ay 5 golds, 100, 200, 400, 4x100, 4x400 meter relay. Sila po ay player ng Calabarzon namin. Yun po ay isa sa mga achievements namin as a good coach. At syempre, as a good athlete also. Kaya, kami po ay willing kaming tumulong sa mga atleta, sa mga walang coaches na atleta, at yung mga coaches na willing din matuto. Panoorin nyo lang itong video na ito, ay marami kayong matutunan. Ito ay sunod-sunod kong aking gagawin na video para lamang sa ating mga magagaling at mga aspiring runners at aspiring coaches. Yun po yung pangatlo natin. Kailangan meron tayong dedication. Number 4, siyempre meron dapat potential. Ano ba yung potential na pagiging magaling na atleta? Siyempre,
Alamat alam ninyo kung ano ang event na nababagay sa inyo. Kasi hindi lahat ng physical attributes ng tao or physical body types ng tao ay pwede sa lahat ng events sa track and field. Kapag lean kayo, medyo manipis, maybe you are good in walking, long distance. If you are muscular body types or masculine, maybe you are good in sprinting, in throwing and jumping as well. Medyo mataba. Maybe you are fit enough to become a thrower only. Do not dream to become a jumper or even a sprinter kasi mataba kayo, medyo mabigat kayo. Yun yung mga kailangan natin, alamin natin yung potentials o yung talent ng isang player. Yun, magkasama na yun. Player at saka coach. Kaya kapag isang atleta ka, gusto mong matuto, gusto mong gumaling, alamin mo kung saan ka nababagay na event. Huwag kang basta lamang ng basta pasok na event. Just like before, when I was third year high school maybe, lahat na ng event, pinasok ko. Nag-tryout ako sa boxing. Dalawang linggo pa lang, tatlong linggo, medyo sumasakit ang katawan ko. Bakit? Lagi ako nabubugbog sa sparring ng mga kalaban ko sa kasama ko sa school, sa JMA, sa GMATS. Sa General Mariano Alvarez. Nag-aaral ako doon, third year high school. Sabi ko, sakit pala sa katawan pag naging boksingero. Kaya, umalis agad ako, hindi ko kaya. Bukod pa sa kailangan mo tumakbo ng napakahaba, araw-araw, halos. Umakit kami doon sa may burol. Hindi pala maganda na mag-boxing ka nang wala ka pang endurance at wala ka pang knowledge. Kaya nag-ship ako ng event. Pumasok naman ako sa jumping. Ayos. Try ako sa jumps. Siguro tumatalon ako ng sa long jump noon ng mga 4. Tuwang-tuwa na ako, 4 meters. Third-year high school, hanggang tumalon ako ng 450. Sa triple, 9, 10, naging 11, naging 12. Pero mahirap pala maging jumper. Hindi talaga ako bagay. Nag-try din ako sa throwing. Third year ako. Minsan, nag-training yung mga kasama ko sa throwing. Sa javelin. Bato-bato lang ako. Makita na lang, malakas ako bato sa javelin. Kaya, in-entry ako ng coach ko sa lower level, sa aming ex-summit. Aba, kalain mo sa long jump at triple, hindi ako nanalo. Sa javelin, nag-silver medal ako. Kaya doon ko na-discover na ang pagiging atleta pala sa track and field. Dapat huwag kayo mag-stick sa isang event. Try niyong matutunan ng ibang events. Mag-try kayo sa, lalo na sa patata weekly relay. Pwede kayong tumakbo sa ibang events. Huwag lamang kayong lalagpas doon sa minimum or maximum mula number of events na pwedeng laruin sa patata weekly relay. Yun po ay maiksing kwento ng aking karanasan sa pagiging atleta. Ayan noon, nag-focus na ako sa drawing. Nung pagdating ng 4th year high school. Then, susunod po, syempre, try to learn other events. Yun na yung pinakamahalaga. Yun yung pang ilang tips yun. Pang-anim. Kailangan, huwag kayo mag-stick doon sa events ninyo. Halimbawa, if you are a coach also, medyo magaling ka sa sprints dahil dati kang manlalaro sa sprints. Kailangan mong pag-aralan din ang ibang events para maging complete coach package kayo. Hindi po pwedeng mag-try lang kayo ng sprints, hurdles, paano yung throwing, paano yung jumping, paano yung long distance. Yun ang ginawa ko nung ako'y naging college. Naglaro ako ng decathlon events. Yun ay binubuo ng 10 events. Long jump, triple, high jump. Sa throwing naman, javelin, discus, and shot put. Sa track naman ay 100 meter, 110 meter hurdles, 400 meter, 1,500 meter, and syempre yung pole vault. Yung pole vault, medyo dun ako nahirapan dahil walang gamit eh. Ang gamit lang namin ay kawayan. Napakahirap. Minsan, nabaldog ako sa talunan. Sakit sa likod. Yun ang disadvantage kapag nag-aral tayo nang wala tayong equipments. Kaya maganda nito,
pinagpatuloy ko yung magde-decathlon ko. Kaya noon, simula noon, nung ako'y nag-aaral hanggang sa ngayon, ito na yung nagamit ko talaga, yung pagiging decathlete ko. Kasi nakapagpagaling ako ng thrower, jumper, at saka sprinter, long distance, at maging handilista. Marami tayong napagod sa palarong pambansa. Sa palarong mabansa, in throwing, marami tayong napagod sa shot put at discus. Si Kenneth Rapanan, dalawang beses siya nag-gold sa shot put at discus. Ganon din si Tyron Flores, Ezekiel Flores, nag-gold din siya sa discus ay shot put dalawang beses sa palarong bumansa. At sa jumping naman, meron tayong na-develop na si John Michael Lanusa, Jun Magtibay, nag-gold yun sa palarong mabansa, sa Tarlac yata, sa tripod jump. Jun Magtibay naman ay silver medalist. At meron din tayong mga napagold pa na ibang jumpers. Si Jerome Lumagi ng Arellano before. Ang laro niya ay 100 hurdles at 400 meter hurdles. Sabi ko, try mo Jerome ng mag-tripod jump tayo. Kasi na-operahan siya sa sa appendicitis. Sabi ko, hindi na maganda na ikaw ay magpatuloy sa pagiging runner. Kaya focus tayo sa isang event, sa tripod jump. Ang kagandahan nito, yung bata talagang very eager in tripod. Ay advantage dahil nalardilista siya, may bounce talaga. Medyo malakas yung legs niya. Kaya noong nag-train na kami sa tripod jump, makalain mo, within 2 months na atang ensayo, nakakatalo na siya 13 meters. And ang nakakatuwa pa nito, pagdating sa regional meet, nag-gold siya. 13 something ang kanyang talon sa istaka-meet namin. Then pagdating sa palarong pamansa, kumalala kung saan palarong pamansa yun, medyo malayo eh. Sa Dumaguete yata yun, yung medyo pabilog, paikot, na talagang covered yung grandstand ng, ay yung oval ng grandstand. Medyo mainit nga lang doon. Nag-gold po si Jerome Lumagi doon sa triple jump. Tumalong siya ng 14.11 meters yata yun. Medyo malakas na yun doon. Way back 2011-2012. Kasi ngayon, ang mga talunan ngayon eh, sa palarong pambansa ay 15 na. 14.90, 15 meters, 15.20. Ganon din sa long jump. Ang talunan before, 660, 640, gold ka na. Ngayon ay kailangan mo nang tumalon ng 690 pataas para ikaw ay maka-top 3. Yun po ay flashback lamang sa mga tinrain naming atleta na nagwagi sa palarong pambansa. At balik naman tayo dito sa pampitong qualities or dapat matutunan ng isang athlete. Learn the basic skills or drills in track and field. As a good coach also, kahit na kayo ay hindi atleta before, kailangan pag-aralan niyo yung basic drills. Kasi napakahalaga niya yung mga high knee. Kasi kung tayo nagtuturo, dapat alam natin kung paano ang gagawin ng bata para siya ay lumaki ang hakaw. Kaya mayroon tayong tinatawag na basic drills in track and field. Yung mga high knee na yan, shuffle na yan, mga extension na yan, saka yung mga reaction drills na yan, napakahalaga yan. Lalong-lalo sa mga sprinter. Marami tayong bang vlogs na gagawin, i-specific natin para mas mabilis. Then susunod, as a good athlete, syempre, execution-wise leads to perfection, syempre, leads to winning. Kasi kapag kahit anong repetition ng drills, kung mali ang execution, mali rin magiging foundation o yung fundamental run ng bata o kahit anong event, throwing, jumping, may mga kanya-kanyang drills yan na dapat yung matutunan. Basic drills para yun ang gagawin nila every other day o araw-araw para lalo nilang ma-improve yung kanilang skill sa kanilang na-feeling events. Yung po yung tinatawag nating pampitong tips kung paano maging magaling na atleta or coach. Siyempre, number 8 natin,
kailangan pag-aralan din natin the best exercise to your event. Meron din kanya-kanyang exercise. Meron tayong tinatawag na dynamic exercise. Meron din naman tayong tinatawag na static exercise. Kung alin man doon ang pinaka-the best. Sa sprinter, ang pinaka-the best ngayon ay ang tinatawag nating or yung tinatawag nating dynamic exercise. Because it was proven in the Australia, Sydney, na ang pag-perform pala ng mga static exercise ay hindi siya gaanong favorable sa sprinters. Kaya mayroong tinatawag na dynamic exercise para mas lalong gumaling ang isang sprinter o kaya yung jumper. Ganun din ang long distance runners. But in throwing events, meron ding iba-ibang exercise or magandang training na pwedeng gawin ang mga atleta. Then number 8 natin, or number 9, syempre, as a good coach, alamin din dapat kung paano gumawa ng training program. Yan. Ito ang weakness ng iba. Nagtitrain sila ng nasa utak lang yung kanilang training program dahil expert na sila. Pero sa mga beginners, kagaya natin, kagaya ko, ang dami kong tinitrain, elementary, high school, boys and girls, my colleagues, teams pa ako. Kaya napakahalaga na meron kayong training program. Kagaya ako, ito, lagi ako may hawak na training program. Halaga yung mga events, tsaka yung mga workouts na gagawin nila para pag nag-train ako, kahit ako lumag-isa, without the help of other coaches, I can manage my training. Ito po, napakahalaga na yung training. Okay, nakalagay kasi dito yung training program mo, yung mga activity ng bata, yung sprinter, iba't ibang events nakalagay. Ang ginawa ko, semi-detailed training program lang to. Hindi kagaya ng iba, talagang detalyado. Hindi natin kailangan maging detalyado kasi pupunta ka sa oval, dala-dala mo, ganun kakapal na libro. Ganito kakapal. Para lang makita yung activity ng bata, hindi. Kailangan natin i-summarize. Training program. As an athlete also, hindi lamang coach, kailangan alam mong basahin ang training program mo. Alam mong gawin ng maayos. Kung sinasabing halimbawa, ang training program mo sa 400 meter, magtatakbo ka ng 300 meter, halimbawa. 300 meter sa mga women, kailangan may time target. Sa babae, halimbawa, high school girls, sa 400 meter, ang pinagagawa ko, halimbawa, ay 300 meter, halimbawa, 5 ulit. Dapat may time target. Para bago dumating ang laban, ay ma-achieve ng bata. Halimbawa, ang time target ng bata, yun, ito ha, 3 months before the competition nito. Halimbawa, ang time target sa 400 meter, sa women, o sa girls, secondary high school girls, ang time target ni Giselle noon, ang ginawa ko ay 56 seconds flat. Kaya, I used to run her 300 meters, halimbawa, mga 4 times sa 300 meters, pag malayo pa ang laban, na ang time target ay 42 seconds. Kasi pag inad natin yung 300 meters yun, ha? Pag inad natin yung 100 meters, let's say, 14 seconds. Ang 100 meter niya na takbo plus 42 seconds sa 300 niya is equal to 56 seconds. Lumagpas man ng konti doon, ay walang problema. As long as makaya niyang gawin ng 3 to 4 times. At least 1 to 2 times niya makumahit yung target. Kung hindi man ay makatakbo man lang siya ng 43 seconds para malapit. But yung habang papalapit ang competition, dapat ma-hit niya yung time target. Yun ang nagawa ni Giselle na record sa palarong pambansa ni Giselle Lumapas. 56.41 I think, if I'm not mistaken, sa 400 meters. Nagawa namin yung training program na design na ginawa ko sa kanya. Talagang lahat ng ginawa namin ay na-hit namin. Ganun din sa 200 meter.
bibihira yun, yung nag-gold ka sa 100 meter, 200 meter, 400 meter sa palarong pambansa. The same with Beruel Verdadero. Ang ginawa ko naman kay Beruel Verdadero noon, ang time target namin sa 300, sa 4, ay 49 seconds. I let him run 35 or 36. Kasi halimbawa, tumakbo siya ng 35 plus 14 seconds or plus 13 seconds, 48 yun. Kaya minsan, 36 ang time niya plus 13 seconds sa 100 is equal to 49. Nag-49 niya sa palarong bamansa. Nag-gold siya pero nung sumunod na taon, natalo na siya kasi nag-focus siya sa 100-200. Kasi ang tinarget na namin yung record sa 100 saka 200 meters, which is na-hit naman namin yung record sa 100 meters. Yun yata ay 10.55 seconds. So 200 meters, hindi namin talaga kinaya yung record ni Oddohan na 21.95 yata yun. Hindi ko lang maalala yung record ni Oddohan sa palarong pambansa. Yun po ang paggawa ng training program. Kailangan may time target, may distance target tayong. Kailangan meron tayong tinatawag na first phase, second phase, at saka third phase. Ano ba yung first phase? Siyempre, yung first 3 months ng training, easy mo na yan. Second phase, medium, kumbaga. Yung next 3 months ng training, the last 3 months of training, or last 2 months, yun yung last phase, your tapering space. Kailangan talaga alam natin kung paano magluto ng eksakto. Parang magluluto ng pagkain o kanin, di ba? Tamang in-in is the best. Overcook, hindi po pwedeng manalo. Kulang sa ensayo, hindi rin po pwedeng manalo. Di ba lang kulang ng konti sa ensayo, huwag lamang sobra. Kasi pag sobra, naging tendency, nahihirapan kang gumalaw pagdating sa laban. Samahan pa ng kaba, kaya nakatalo. Yun po yung number 9 natin. Kailangan matuto tayo gumawa ng training program. At saka matutong sumunod ng training program yung mga athlete. The number 10 naman, syempre, hanggang number 10 na muna tayo bago ko na nagdagan ha, ng mga tips. Actually, napakarami kung pinagsama-samang knowledge. To tell you frankly, I am not a good athlete before. Nakapaglaro lang ako hanggang regional level, hanggang palarong babansa, nung college. Pero hindi ako nanalo ng medalya sa palarong babansa. Baka sasabihin ninyo, ako'y magaling na atleta. Yung hindi pagiging magaling na atleta before, or even though you are not a good, or even though you are not an athlete before in ang track and field, you can coach. As long as you undergo training, you undergo what? Research. In order for you to learn something, for you to train a good athlete and have a good product. Kasi magiging magaling na atleta before ay hindi basihan ng pagiging magaling na coach. Maraming magagaling na atleta o magagaling na coaches ngayon na hindi sila magagaling na athlete before. Hindi na lang ako mag-mention ng marami. Pero marami rin namang magagaling na atleta before na talagang successful din ang karir nila ngayon sa pagiging coach. Katunayan, sila ay mga national team coaches din. Pero sana, bigyan din ng chance yung mga hindi atleta before na maging coach sa Philippine team para maganda ang laban. Anyway, magalingan na magiging coach, kasama yan sa dedication natin eh. At saka sa pagpupursige natin at sa learning process na ating ginagawa. Kasi napansin ko sa Philippine team yata, karamihan ng mga coaches na magagaling na atleta talaga. Bibihira yung mga hindi magaling na atleta before. Si Coach Joffrey Chua, hindi siya magaling na atleta pero coach na ng Philippine team. Yun lamang. Sana bigyan natin ng chance din yung mga magagaling nating coaches pero hindi magagaling na atleta
54. Yun po yung pang-siyam natin. Yung pang-ten natin, syempre, pag-aralan ninyo know and perform physical conditioning of athletes. Ito po yung pinaka-napakahalaga sa lahat. Yung baga sa pagkain, ito na yung nagpapasarap. Yung bechin ng training. The essence yung nagpapasarap sa training o nagpapasarap o nagpapagaling sa training. Yung sa pagkain, nagpapasarap sa pagkain. Kailangan mayroong physical conditioning o physical training na gawin. Hindi po pwedeng ang laro mo ay sprinter o thrower, hindi ka nag-weights training. Wala kang circuit training. Napakahalaga. So, sunod ko mga vlogs, meron tayo mga circuit trainings, weights trainings, uphill training, mga reaction drills na yan, gagawin natin yan. Ituturo sa inyo, unti-unti. Yung po, yung talagang pinakamahalaga sa lahat, yung physical conditioning training. Kasi kapag walang physical conditioning training ang bata, ito ay ginagawa dapat the first 3 months of training to 6 months, nakafocus dapat sa physical conditioning para tumaas yung intensity level ng kanyang ginagawang ensayo. Halimbawa, yung repetition ng workouts ng long distance, na halimbawa yung 1,000 times 7 na kaya may time target, kung wala kayong physical conditioning, hindi mo kayang tapusin yun na may time target. Baka isa lang o dalawa, hindi mo pa makuhang tapusin ng may time target. Kaya napakalagad ang physical conditioning. Kagaya ng mga ginagawa ng mga player namin, every after the training, sama-sama sila, physical conditioning, yung mga cart-ups, mga mountain climbing, yung mga marami pang iba. Ganon din sa jumping, throwing. Mayroon din na tawag dahil mga bounding dyan na dapat pampalakas ng legs dapat gawin ng mga bata. Ganon din sa throwing. Yun lamang po, sana marami kayo natutunan. Pasensya na kayo, medyo ang sounds natin non-stop. Nilagyan ko talaga ng sound para medyo masaya. Although hindi ko na napansin na ang sound natin may minsan, may malungkot, may masaya. But anyway, thank you very much. I hope you learn. I hope marami akong naibigay ng knowledge sa inyo. Thank you much. Sana sa susunod ko pong vlog, panoorin nyo po uli. At maraming salamat po. Mabuhay. God bless.